pinagkukumpiska ng mga otoridad ng mahigit 60 ATM. Ang tawag po doon ay yung automatic tubig machine. Yung po yung mga water dispenser na inuhulugan ng barya at naglalabas ng tinging tubig. Nagkalat daw po ito sa mga bangketa kahit maaaring maalikubukan at makontamina ang tubig nito. Nakatutok si Cecil Castro ng GMA Cebu. Matapos mag-meeting kahapon, agad tinungo ng Prevention Restoration Order Beautification Enhancement o PROBE at City Health ng Cebu City ang mga pangunahing lansangan sa Cebu. Ang target, mga nagkalat na ATM o automatic tubig machine o vendo ng tubig sa bangketa. Sa Osmeña Boulevard at San Sancho Street, 35 na ATM ang nakumpiska. Kaninang alas 6 ng umaga, pinagpatuloy ng grupo ang operasyon. Sa Carbon Market, 26 na ATM naman ang nakuha sa harap ng mga establishmento. Nasaksihan ng Jimmy News ang galit ng ibang may-ari ng ATM. Pinagbabawal ng lungsod ng Cebu na ilagay ang mga ATM at iba pang vending machine sa bangketa. Ito'y para masigurong hindi maalikabukan ang lalagyan ng tubig at makontamina ng mga taong naglalakad sa bangketa ang tubig sa dispenser. Pinuntahan ng Jimmy News ang bodega ng PROBE kung saan dinala ang mga nakumpiskang vending machine. Ang ibang may-ari gusto na raw tubusin ang mga vending machine. Pero ayon sa PROBE, sa susunod na linggo pa nila ito makukuha. Bukod sa pagbabayad ng multa na 500 pesos, kailangan daw sumailalim sa seminar ang mga may-ari ng vending machine. Base raw sa pinakahuling pag-aaral ng Cebu City Health Office, sa 14 na ATM na kanilang na-survey, 7 rito ay marumi at hindi ligtas inumin. May nakita raw na bakterya sa laboratory test dito. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan na maglabas ng ordinansa para ma-regulate ang mga ATM sa lungsod. Ang isang automated tubig machine ay nagkakahalaga ng 8,000 hanggang 10,000 pesos. Wala itong prangkisa at nabibili ang isang maliit na paper cup ng tubig ng piso. Ang iba, dinadagdagan ng coffee vending machine ng ATM, 5 piso kada maliit na paper cup. Cecil Castro, Nakatutok, 24 Oras.